Issue Spotted! Welcome back mga kapamilya, dito po sa Teleradyo on the Spot. May issue po tayong babalikan ho mga kapamilya. Ito po ay issue na sabihin na natin ay tumagal na ng mahigit 70 dekada. No? Dahil nga po sa ang pinag-uusapan pa rin, actually pinagtatalunan pa rin, ay kung ano ho ba ang dapat na naibigay na danyos o kompensasyon dun po sa mga tinatawag na comfort women. Yun po ay mga kababaihan na nung mga batang-bata pa sila, mga dalaga pa sila, ay kinuha sila, pwersahan silang kinuha ng Japanese Imperial Army nung sila po ay sumakop dito sa Pilipinas at ginamit silang sex slaves nung mga sundalo. Comfort women nga ang itinuring sa kanila dahil sila daw ang parang magpaparelax dun sa mga sundalong stress na stress sa kanilang giyera dito sa Pilipinas, ay ginamit silang, yun nga, parang ano lang, mga sexual companions nitong mga sundalo. Sa katagal-tagalan ng panahon, na iginigiit nga nitong mga comfort women, no, na sila po dapat ay isama sa mga binabayaran ng danyos ng Japan, ay paulit-ulit silang tinatanggihan. Maging mismo ng kataas-taasang hukuman, no? Dito sa Pilipinas. So kumbaga wala silang kaso po suporta sa Pilipinas na sila ay mabigyan ng danyos. Hanggang sa humantong na nga na ito pong United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women ang nagsasabi na nilabag daw ng Pilipinas ang obligasyon nito na mabigyan nga po ng karampatang compensation. Ito pong mga nabubuhay pa na mga comfort women. Dahil alam nyo naman po siguro, mga iba dito ay mga pumanaw na sa sobrang katandaan na po, ano? Pero eto, lumalabas na naman na ang United Nations na nangangalampag, dapat binigyan niyo po ng karampatang kompensasyon ang Filipino comfort women. Ang naglalaban po para sa kapakanan nila ay ito pong grupo na tinatawag na Flowers for Lolas. At sila po ay tumutulong nga po na mabigyan ng karampatang compensation itong mga comfort women. Nasa Zoom! Papaya! Ang isa po sa kabahagi po nitong Flowers for Lolas, si Attorney Dennis Gorecho. Attorney Dennis, good morning, Tony and Casey po. Good morning, Tony and Casey. Maganda umaga po. Konting background. Sa ating nakikinig. Konting background lang po, Attorney Dennis, if you will, ha? Kailan po ba binuo itong Flowers for Lolas? Actually, yung Flowers for Lolas kasi nabuo to after nung yung statue sa Ross Boulevard. Yung statue kasi na yon, it was placed there mga 20s nung nilagay siya doon para bigyan ng recognition yung mga lola natin, yung na sila ay magkaroon ng parang alaala ating mga kababayan na sila ay nag-exist during the time of war. Mm-hmm. Ang nangyari doon, yung statue na yon ay nilagay sa Rojas tapos bigla siyang tinanggal. Tinanggal siya kasi nga ang sabi nila gagawan daw yun ng drainage system. Pero ang tingin ng marami, it was removed because there's a pressure from the Japanese government to natanggalin sila doon. Kasi nga sinasabi nila, wala na namang issue on the comfort women. Kasi in the first place, nabayaran na nga yan. And sinasabi nga nila, it will trigger rift uli sa relation ng Japan and Philippines. Kaya dapat tanggalin siya doon. And yun nga, nung tinanggal siya doon, una, ang plano namin, sige, tinanggal nila, ililipat sana namin sa ibang lugar para lang medyo nandun pa rin statue. Kaya lang, ililipat na namin siya sa Baclaran. Biglang nawala uli, nawala na yung statue at hindi na yun naalam kung saan napunta. Yung statue kasi nito ay commissioned by the Kaisa Foundation in connection with the other historical groups and advocates of comfort women. Okay. And it was placed to commemorate yung mga mga nangyari sa ating mga comfort women. Tandaan natin ang mga comfort women, nag-start lang sila lumabas kasi sa atin 1990s. Yes. Actually, 1992 September, doon lang sila unang lumabas after 50 years nung nangyari yung war. Mm-hmm. So nung lumabas sila ng 1990s na yan, doon na document na meron palang nag-exist ng mga comfort women at mga other victims of sexual slavery and sexual violence. Actually kasi ang comfort women kasi hindi lang naman
hindi lang siya sa Pilipinas ginahasa. Meron siya yung system na matagal. Yes. Meron din yung mga sa ano lang yung isang beses ginahasa. Pero ang marami dyan, yung matagalan sila, nilagay sila sa isang tatawin ng comfort station. And ngayon, itong Flowers for Lolas, binuo namin to, it's a broad alliance of advocates na inaano natin for the comfort women. Mm-hmm. So, yun nga po, ano, thank you for giving that background, Attorney Dennis, no? Dyan po sa grupo ninyo. Ilan na lang po ba ang inyo pong pinaglalaban ngayon na comfort women, ilan na lang po ba ang buhay pa hanggang sa ngayon? Actually, kasi mahirap i-document, sabihin kong ilan na sila. Kasi nung nag-start sila, nung lumabas na ano, mga yung documented officially, almost 200 plus lang. Mm-hmm. And sa ngayon, marami na kasi, imagine that's 1992. Mga 90s siya, mga 200 plus. At sa ngayon, ang parang feeling ko less than 50 na lang sila. Pero mahirap i-document kasi dahil marami rin iba hindi na naglabasan. Kasi nga, di ba, tandaan natin, malaki ang stigma sa isang babaeng naging victim ng sexual violence and sexual slavery. So marami doon, hindi rin lumabas. Tapos sa mga lumabas ngayon, ilan na lang talaga sila. Parang less than 40 lang siguro yan. Ang pinamalaking bulto kasi yan, itong nasa Mapaniki, Pampanga, yung tinatawag nating Malaya Lolas. Tapos meron din isang grupo, yung Lilas Pilipinas. Ito yung hiwa-hiwalay na lugar. Kasi nga, yung Mapaniki, Pampanga, comfort women and yung victims of sexual slavery and sexual violence, isang lugar lang sila. Kumbaga, marami, isang lugar sila na kinuha dun sa Mapaniki, tapos dinala dun sa bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan. So, kaya sila, medyo buo sila kasi isang lugar lang sila. Unlike dun sa ibang victims, hiwa-hiwalay na lugar. So, yun ang hindi rin mahirap i-monitor kasi nga, sa ibang-ibang lugar. So, pero parang every year, marami kaming namamonitor na namamatay na talaga. Yeah. Matanong ko lang po, bago po siyempre pumasok din si Partner Casey sa usapan natin na Attorney Dennis, no? Ngayon nga po na meron na pong pahayag itong UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women na nilabag nga daw ng pamahalaan Pilipinas di umano ang karapatan ng mga comfort women, no? Na sila nga daw po ay hindi binigyan ng karampatang reparation, social support at pagkilala, no? Ano po sa tingin ninyo ang magiging tulong po nitong pahayag ng UN Committee na ito sa isinusulong po niyong advokasya para sa mga natitira pa, nabubuhay pang comfort women? That can be a pressure for them to take ano talaga, official action. Kasi nga kami, actually last Saturday, nasa Raha Sulaiman kami, kasama namin yung dalawang comfort women, si Lola Estelita D. and Narcisa Claveria. And doon, talagang parang nagpa-presscon din kami na sabihin namin na they have to make action kasi nga, no, unti-unti na silang nawawala. Mm-hmm. Diba? Kasi yun ang inano natin, that there's an urgency sa situation. And this declaration by the CEDAW, it's na parang nabilisan nyo. Kasi nga, parang inano natin, anin pa ang damo, kung patayin yung kabayo. Mm-hmm. Diba? Parang, what will be the use of official action if the beneficiaries of that legal actions already gone. So, ang inaano namin dyan is to make official action. Nung nag-file ng case sa Supreme Court ang yung grupo ng Mapaniki Lolas, yung Malaya Lolas, dininay siya ng court kasi nasabi ng Supreme Court na it is not within the jurisdiction of the court to make order sa ating government, sa executive department, to represent the Lolas and to seek for ano yung official apology, just compensation, and yung tinatawag natin, include nyo sila sa history ng Philippines, na i-recognize sila, nag-exist sila, and yung mga kanilang dinaanan ay huwag kalimutan. Kaya nga nandun yung statue nun eh. Para lang meron tayong yung physical memorabilia na nandun, nag-exist sila. So jurisdiction lamang ang naging rason ng Korte Suprema. Dalawa po kasi ito eh, di ba, Attorney Dennis? Ano ang pwedeng gawin ng bansang Hapon, ng bansang Japan, at ano hindi pwede? Ano ang dapat gawin ng Japan? Ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Diba? Dito sa Pilipinas, alam naman natin kung anong sinasabi ng Japan. Ang sinasabi nila, dahil napirmahan na yung peace treaty, labas na kami dyan. Nagbigay na kami ng $500 million, labas na kami dyan. Diba? Yes. Pero dapat ba gano, dahil gano'n ang sinabi ng Japan, yun din ho ba dapat ang narrative na sinusundan
ng bansang Pilipinas. Ano ho ba ang balakid? Ano ang nagiging balakid para maibigay ang dapat ibigay sa ating mga lola? Actually, unang balakid kasi they don't recognize the existence. Basically, they don't want to recognize the existence of a comfort union. Kumbaga parang mas binibigyan nila ng pansin yung ibang elements ng war, for example, the veterans. Pero yung comfort women, hindi nila na-recognize na parang nandyan siya. Although, kaya nga, di ba, the advocates saying na i-represent nyo sila in the international scene. Kaya nga, pumunta na sila sa CEDAW. Kaya nga, sinabi ng CEDAW na the state should make legal actions with respect to the yung mga hinaing na ating mga lolas. And for example, yun nga, yung isa dyan tinatawag na continuing discrimination, yung the fact na yung statue ay nawala at hindi kami tinulungan para i-retrieve yan, isa proof na talagang hindi nila binibigyan ng importance yung plight ng ating mga lolas. Kasi nga, ang ano namin dyan is, sana hindi siya tinanggal ng ganun-ganun lang. Kasi ang inaano namin doon is, nandyan siya eh. Mm-hmm. Bilang tinanggal. So yung jurisdiction naman kasi ng Philippines, sinasabi nga dyan is, i-represent nyo kami. Mm-mm. I-represent nyo yung mga lolas with respect to the claim sa outside. Ayaw nga ng Pilipinas kasi sinasabi na bayad na kayo. Mm-hmm. Ang stand naman namin, hindi pa yan kasi at that time, walang may alam na nag-exist yung mga lolas na to. Oo. Parang nililinis yung kasaysayan, di po ba, yes. Attorney Dennis? Oo. Parang kaya sinasabi na, parang tinatanggal lahat ng bakas na yes, nangyari ito. Yes, kaya yun sa panawagan namin, di ba, na kilalanin nyo, nag-exist ko kasi nga sila ay nag-suffer during that time. Huwag yung tipong isasantabi nyo lang kasi bayad ka na. So yun ang inaano namin dyan. Since lalo ngayon na ilan na lang sila, nandun yung urgency talaga na i-educate ang ating mga kababayan na nandyan sila. Kasi minsan, pag nagpo-post kami, nakaka-receive pa kami ng mga parang bad comments na bakit lang yung continue pa uli yan. Sabi namin, kailangang sabihan niyan, kailangang ilabas yan kasi nga nawawala na sila sa ating kasaysayan. Kaya parang ano natin diyan is yung huwag silang kalimutan kasi tatlo naman laging ano namin diyan yung just compensation, mm-hmm. tapos yung huwag kalimutan sa history and official apology. Ang official apology kasi wala pa rin naman yan eh. Mm-hmm. Tapos yung just compensation ang sinasabi nila kasi before meron na yung Asian Women's Fund. That is a private initiative yan ng mga businessman na from Japan. So, yun ang sinasabi na binayaran daw yan through Asian Women's Fund. Sabi na hindi yan kasi nga hindi yan galing sa government. Yes. Tandaan natin, marami na sa mga lola na may sakit na. Uh-huh. Kasi imagine 1940s. Attorney Dennis, sorry to cut you there. Attorney Dennis, medyo bilang na po kasi yung oras lang natin. Ano? But very quickly, ngayon po na may ganitong pahayag na po ang UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, o yung CEDAW, sino po ba ang karampatang ahensya ng gobyerno ang dapat po na tumugon dito po sa sinasabi nga nitong CEDAW na kailangan tuparin ng Pilipinas ang obligasyon nito sa mga comfort women? Isa kasi yan, yung legislative natin, na magkaroon sila ng batas na recognize itong comfort women natin. And after that, pwedeng mag-snowball na yan. The executive department will have to take official action in the calls of the comfort women. Kasi nga, mm-hmm. kung nasa batas na yan, mm-hmm. kasi yung CEDAW communication ay ilalagay sa ating batas, mapipilitan natin yung ibang branch ng government to take action sa calls ng ating ng ating mga comfort women. So, sa inyo po bang pagkakaalala, Attorney Dennis, meron po bang mga mambabatas na maaring nag-sponsor na nga po ng mga ganitong klaseng panukalang batas para suportahan yung comfort women? Ang isa sa ang maano diyan si Senator Risa Ontiveros. Medyo mm-hmm. Active 'yan sa aming campaign, mm-hmm. pero yun nga dahil nga meron nang gatong CEDAW na communication, I think mas ipo-push na ngayon 'yan. Ah, okay. Mm-hmm. So you don't kay Senator Risa lang po kayo umaasa. But yeah. Of course, kaya yung ibang senators din, ibang congressman natin. Meron din po mga congressman na sumusuporta. Ang Gabriela party list sa mm-hmm. sa Congress, ano rin 'yan? Kasi yung Lila Filipina yes. ay binuo yan ng part ng Gabriela party. Kaya nga yung Gabriela sa Congress, siya yung okay. nagkakaroon ng initiative with respect okay. to the comfort women issues. Okay. Meron lang po akong gusto sanang itanong din sa inyo, Attorney Dennis, no? Baka may last question po si partner Casey.
na sa aking lang paghahanap no ng backgrounder doon po sa mga comfort women naman ng South Korea, no? Na lumitaw po sa aking paghahanap ng datos na noong 2015 ay nagkaroon nga po ng kasunduan, tawag nga daw nila irreversible agreement, ang pamahalaan ng Japan at ng South Korea na kilalanin mismo na meron nga pong comfort women na nakaranas nga po ng ganung pang-abuso sa South Korea at binigyan sila ng $9.6 million na compensation fund. May kasama pang personal apology sa nooy nabubuhay pa na Prime Minister nila na si Shinzo Abe. Bakit po sa kanilang panig, nagawa po nila iyon, pero dito sa Pilipinas ay tila hinahadlangan pa ng mga korte? Actually, yun yung nakakapanghina kasi I just came from Korea. Talagang nakita ko yung support na mismo ng kanilang government dun sa kanilang comfort women. Talagang pagpumunta ka dun, 100 plus statues ng comfort women nakakalat sa buong Korea to remind them na ang comfort women ay part ng wartime atrocity sa kanila. Sa Philippines, tatatlo na nga lang yan, tapos yung dalawa tinanggal pa. So parang makikita natin na yung kailangan ng mga comfort women kasi state support sa kanilang kanilang conditions. Hmm. So ang nangyayari ngayon sa atin dito, tila binibigyan pa ng mas halaga ang relasyon ng bansang Pilipinas dito sa bansang Japan kaysa sa mga pinagdaanan ng mismong kababayan nila, ng mismong mga lola natin. Yes, kaya ngayon ang panawagan namin, tingnan nyo ang ating mga lolas kasi una, nawawala na sila. Bilisan natin kasi nga para at least ma-recognize sila sa ating history na sila ay naging biktima ng karahasan ng digmaan. Okay. Sige, paalam na po kami sa inyo, Attorney Dennis. Maraming salamat po sa binigay niyo pong panahon sa atin at sana nga po, no, yung pong grupo na ipinaglalaban din po ninyo ay may matanggap na po in their remaining lifetime. Yes. Oo, na tama pong hustisya sa kanila pong pinagdaanan. Thank you, Attorney Dennis. Maraming salamat po.